po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat para sa kaarawan ni Jobe Badad Flor, pasasalamat ng Regacho Family, Panlaque Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and Family, Juliet Yupanco, Cervantes Family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and Family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldida Lim, Catalina Alba, Mardi Agatarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Cram, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Villabeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T.Y., Mila, Benigno, Nathaniel, Paolo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balyecare Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Efren Alcover, Jaime Jodito, Jenny Season, Daniel Ganuelas, Josephine De Guzman, at ni Marcelo Basco. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Lydia Kakaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, at ni JC Bularuan Salonga. Panalangin para sa kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Penida, Juvencio Pineda, Martina Regaldo, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Noberto Habos, Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., at ni Luis Tro Sr. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan,
ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Bayan muling mag-ipon, awita ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sama-sama nating sariwain at ipagdiwang ang dakilang kaligtasan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, handa po natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisi sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ng makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami ay lagi mong tulungan.
upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan ng sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at hinampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Tumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit pamamagitan ng ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Amako, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na palabal ni Elias at balik sa gilid ng ilog. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at hinampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Tayo pong lahat, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Oon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Pagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Tugon, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, sinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga away. Tugon, magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal.
Mahalin ang puon ang mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ang Diyos. Hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag nagdilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag napansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa'yo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyong ating narinig po ngayong gabi ay ebanghelyong laging ginagamit sa pagsimula at pagbubukas ng mahal na araw. Ito ang ebanghelyong ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo. At ipinaaalala ng ebanghelyong ito yung ating Christian Lenten practices. Ano? Kristiyanong mga gawain tuwing panahon ng Kwaresma. Ito ang pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Pero kahit po ito ay tinatawag nating Christian Lenten practices, magandang linawin natin na una, hindi po ito nag-originate sa ating mga Kristiyano, kahit ito tinatawag nating Christian Lenten practice. Ito ay minana natin sa mga Hudyo. Sa atin pong ebanghelyo, habang nangangaral ang ating Panginoon, siya po ay nangangaral sa mga Hudyo at hindi sa mga Kristiyano. Dahil wala pa namang mga Kristiyano noong panahong iyon. Maging ang relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo ay Judaismo. Kaya ang audience niya ay mga Hudyo. So ang pananalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa, ito ay tradisyon at gawain na rin ng mga Hudyo na minana nating
mga Kristiyano. At hindi lang po ito tuwing Lenten season o tuwing Kwaresma. Actually, yung pag-aayuno, pag-analalangin at pagkakawang gawa, ito talaga yung hamon sa atin bilang mga mabubuting Kristiyano. At ipinaalala po sa atin ang Ebanghelyong ito na dapat mayroon pong pagtatalaban o malalim na ugnayan yung ating panloob na disposisyon at panlabas na aksyon. Ito po yung ipinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, kapag kayo'y maglilimos, kapag kayo'y mananalangin, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag pakitang tao lamang. Huwag pakitang tao lamang. Ibig sabihin dito sa Ebanghelyo natin, there should be a great or a deep connection between our interiority and our external actions. Dapat merong connection yung ating mga external na ginagawa at pagkilos sa ating disposisyon ng puso. Dahil kung wala itong connection, yung ating ginagawang panlabas ay magiging isang palabas lamang. Yung ating ginagawang panlabas na paglilimos, paggawa ng kabutihan, pagnanalangin, pag-aayuno, kung ito hindi nakaugat sa ating personal na ugnayan at relasyon sa Diyos, kung hindi ito nagbubukal sa disposisyon ng ating puso na magpuri, maglingkod, at magparangal sa Diyos, ang mga ginagawa nating panlabas ay magiging isang palabas, katulad ng mga eskriba at ng mga pariseyo sa Ebanghelyo. At ito ang ipinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating pakaingatan. Pakaingatan natin na huwag tayong mahumaling sa mga panlabas na papuri, palakpakan at pagpapugay ng mga tao. Sa halip, ang ating pagsumikapan ay ang ating panloob na pagpupuri, pasasalamat at paglilingkod sa Diyos. At ang Diyos na nakakakita nang ginagawa natin ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. Muli, wag nawang maging palabas ang ating ginagawang panlabas. Bagkus, ito nawa ay nagmumula sa ating pusong taos, lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Amen. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig sa natagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga lingkod pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming sama't dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan ng iyong pinabago at inarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa po namin ngayon naman ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Buong pananalig nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamin.
araw at pa, tawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahang makibahagi sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Amang banal, sa iyong ngalan, lingapin mo't patnubayan ang iyong mga ipinigay. Sa aking pananagutan, ang magkaisa ang tanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway ingat at pagpalain kayo ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habag isa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian sa panahong tigang ang lupa sa panahon ng alisagana sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.